I'm having life again, and I'm going to cook today for my lunch is sinigang na malaga. Sinigang na malaga. Let's feast for today. And I have here my new fresh harvest from my small garden. This is talbos ng kamote. Okay, so let's start. Let's start cooking. Magsusuot lang ako ng aking beautiful ano. Wait lang ha, mga friendship pa. Ay, baba, yun na pala yun. It's very hot. Super hot po dito ngayon sa Pilipinas. Ano ka rin dapat? Ipokistemize naman. Siyempre, ganun talaga. Bakit ka lang ito si Ginger? Yung dating waiter, ano yan? Yung kulot? Yung kalso? Yung nagugupit? Oo. Oh. Siya pala, hindi ko makilala. Anong room? Room. Yung papapasok? Okay, fine. I have here talong. Talong. Ngayon lang naman yung nag-chicken. Talong. 3 pieces lang na talong. Ngayon lang nag-chicken. Ngayon nga ba? I got silly. And how about this? It's bulok na kamatis. And binungkal ko sa ref ni madam. Kamias. Pwede ko ba i-touch? Hello.
Hello, Mami Maya. Hello, Mana Allen. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Madali lang po ito kasi ano. Madali lang ang ating lalutuin. Sige mo kayo sa Benji. Magsisinigang ako ng malaga. Malagang malaga. Nalagyan ko siya ng talong. At saka talbosh. This is my first harvest from my garden. Mainit. Wait. Sobrang init na dito sa Pilipinas, mga mana. Grabe ang init. Pagka ganito, lumabas ako, namitas ako ng ano ko, ng talbos ko. Ay, grabe. 10 minutes lang ako sa ano, arawan, talagang nakakapasok talagang ano. Nakakapasok ang araw. Princess Chen, Baby Roth Young, MJK's Kitchen, kusina ni MJK. Ayan, naglabasan ng mga paayuda. Maraming salamat, Mana Allen. Baka pala magtaka kayo ha, sa Facebook, meron akong mga pinopost na mga kaik-ikan. Meron kasi akong kaibigang bakla, yung barkada ko na taga doon sa amin, yung pinost ko na andun sa picture. Minsan bakla doon na mahabang buhok na nagmamaganda. Naaway niya ako. Sinisiraan niya ako, pinapamalitan niya doon sa baryo namin na namamaga daw ako. It's a miracle. Thank you, Mana. Namamaga daw ako. Pinagkakalat niya doon sa baryo namin na namamaga daw ako. Kaya daw ako nagpapakatulong para may makain. Kasi wala daw akong mauwi, wala daw akong ano. Wala daw akong pamilya na pwedeng magsuporta sa akin. Nilalait niya ako ng husto. Eh may kaibigan ako doon na babae na siyang nakakasagap ng balita. Sinasabi sa akin na ako daw ay namamaga, may sakit, hirap na hirap sa ano ko, kalagayan ko. Oh, may sakit ako talaga, may ano ako, pinagdaraanan ako, pero hindi naman ako ganun kagrabe. Nakakapagtrabaho naman ako.
ini-ignore ko na lang siya at pinapasa Diyos. Kasi wala naman akong magagawa kung ano. Pero, minsan pag nagpo-post siya sa Facebook, pinapatulang ko yung post niya, nire-replyan ko to defend myself. Kasi mahirap naman yung siya lang ang ano, siya lang ang naririnig ng tao. Ang ano lang, pagka nire-replyan ko siya sa post niya, pag nire-replyan ko siya sa post niya, nagko-comment ako doon, binuburan niya. Umana, makauuri kasi ano, parang dati pa niya sinasabi na siya daw ang pinakamaganda doon sa amin, ng mga bayot. Never naman ako nagipag-compete sa kanya kasi hindi naman ako maganda. Alam ko naman kung saan ako lulugar, no? Never akong nagipag-compete sa kanya. Tapos, ang ginagawa niya, puro paninira, paninira. Naturingan kami magkaibigan, ganun siya. Ang gusto niya sa aming magkaibigan, lahat ng mga kaibigan namin, puro ganun ang sinasabi. Gusto niya laging may competition. Ayaw niya nang napapantayan siya, ayaw niya nang nahihigitan siya. Hindi maganda yung ano niya, kaya napuno ako. Kasi pagka may ano sila, dati-dati, hinayaan ko lang yan. Pagka may get-together sila ng mga... Pagka may... Teka lang, magbasa lang ako. Amo naman ah. Dati kasi, pagka may get-together sila ng mga kaibigan namin doon, lagi yan siya, ano, lagi yan siya tumatawag sa akin, nagbibidyo call, pinapayabang kung anong ginagawa nila, nagiinuman sila, nagpapakasaya sila. Lagi siyang tumatawag sa akin kahit anong oras, 11, 12, 1, ganyan. School, parang, sabi ko, bakit niya laging ginagawa yun? Parang pinapainggit niya ako, eh, hindi naman ako naiinggit, kasi syempre, malayo ako, understood ko naman ang sarili ko na hindi ko magagawa yung ginagawa nila kasi ako malayo, may trabaho, tapos hindi naman na ako pwede sa mga ganon-ganon na inuman na aabutin ng alauna kasi iba na ang takbo ng katawan ko, iba na ang ano ko. Pinapainggit niya ako lagi para mainggit ako. Minsan tumawag siya sa akin, alas 11 ng gabi, patulog na, as in, nakakatulog na ako. Nalimpungatan lang ako kasi tunog ng tunog yung cellphone ko. Ngayon, nung sinagot ko siya, eh syempre madilim, nakapatay yung ilaw ko. Bigla siyang nagsalita, "Hello, bakit hindi kita makita? Bakit yung nakikita ko lang yung pamamaga ng mukha mo? Namamaga na yung mukha mo, kailan ba yan mabusod?" Sabi niya. "Kailan ba mabusog yung panhubag mo?" Parang naalibadbaran ako, siyempre kagigising ko lang tapos gano'n ang maririnig ko. Pagkatapos niya sinabi yung mga words na yon, bigla niyang pinatay yung ano, bigla niyang pinatay yung cellphone at hindi na ako hinintay na magsalita. Kaya yung parang nag-init ang ulo ko, nainis ako. Sabi ko, sobra na ang ano, sobra ang ginagawa niya sa akin na ano, nilalait niya ako, dinadown niya ako masyado. Kaya parang naubos na rin ang pasensya ko sa kanya sa magmula nung naging magkakaibigan kami, gano'n ang ginagawa niya sa akin. Hindi lang sa akin, pati lahat sa aming mga kaibigan namin. Pag nagiinuman kami, pag nalalasing siya, nagwawala siya, nagbabasag siya ng bote, pinapalayas, ay, balaga halimbawa doon kami sa bahay niya nag-inuman, pinapalayas kami. Kaya parang siyempre nawalan ako ng pasensya, naubusan ako ng pasensya. Parang nag-end muna yung ano namin. Marami sa aming itong bago lang. Ang dami naming magkakaibigan. Ilan na kaming ano ang umano sa kanya. Marami na kaming umayaw sa kanya kasi ganoon ang ginagawa niya lagi. Ewan ko para siyang tumatandang paurong. Hindi siya ano. Parang hindi siya nagmamature. Ano na, tinang unlock yun.
Lalagyan ko po ito ng tanglad. Amo na balit mana. Hayaan ko na lang siya pagkaano. Kasi hindi naman ako nang mamulis siya sa kanya. Hindi naman ako maano sa kanya, hinihingi ng pinambibili ko ng gamot ko. Para siyang, siya yung pagod na pagod sa ano ko. Siya yung pagod na pagod sa kalagayan ko. Naguguulbahi at kinabuhi. Na lagi niyang ipinapangarandakan doon sa amin na ako daw maagang nagkasakit, ganyan. Oo, alam ko, amin ko na ano, kasi lahi kasi namin. Diabetic at saka high blood. Wala akong magagawa, maaga akong pinarusahan ng langit eh. Eh siya kasi wala pa siyang nararamdaman kahit araw-araw siyang umiinom. Eh sabi ko, dapat huwag kang magmalaki kasi hindi lahat ng tao ano pinaglulumutan sa mundo. Nayaan ko na lang siya. Alam ko yan, nanoon pa niya ako inaano sa sakit ko. Sabi ko, ako tanggap ko kasi lahi namin. Mga kapatid ko na ano, ang babata nagkandamatayan. Pito kami, ay walo kami magkakapatid. Tatlo na lang kami naiiwan. Lima na ang kuya at ate ko na namatay. Kaya tatlo na lang kaming naiiwan, sa walo kami. Babata namin na natitegi. Kaya ako accepted ko na yun kasi alam ko naman na ano eh, nasa lahi namin yun. Wala na akong magagawa dun. Oo man na. Maagang nagkanda titegi yung mga ano ko, kuya at ate ko. Hindi pa pala nahiwa itong ano, wait lang. Tatatlo na lang kaming natitira na ano. Pasok na. Si Danny ito, okay lang. Tatatlo na lang kaming naiwan. Yung tatlo ay yung dalawa kong ate. Puro kami diabetic na ano. Sige, salamat Danny. Puro kami diabetic na magkakapatid, yung kami mga naiwan, pati bayan na lang to. Oo nga, ang pogi mo eh. Style pa lang ng ano mo, Danny, kilalang kilala ko na eh. Hindi pa pala nalinis itong isda, buti na lang chinek ko. Kasi nakalinis na siyang ano, nakatanggal na yung mga palikpik niya at saka kaliskis niya. Nung kinapak ko, may hasang pa pala at bituka. Buti na lang hindi ko diniretso sa ano. Ay, may kulang ka pa kay MJK, kay Mana Allen. Sige, bayadan mo na para ano. Ay! My God. Parang ako, parang nalagasan ako. Meron kasi akong kababaryo na ano, meron akong kababaryo na nandyan sa Amerika. Nagpost siya ng ano, nagpost siya ng channel niya. Tapos nag-comment ako ng name ng channel ko, nag-ano siya, nag-subscribe siya sa akin. Tapos di binalikan ko siya kaagad. Naalala ko yung sabi ni Mateya na ano, dapat hindi pala babalikan agad. Kaya parang pakiramdam ko, parang nabawasan ako. Hindi ko lang, parang ano, ang ano ko parang apat. Nabawasan ako ng apat na banana. Si Mana MJK, hindi pa nagla-live yan.
ayaw niya magpakita, ayaw niya ipakita yung beauty niya. Ako pala, ang tagal ng panahon na ano, ang tagal ng panahon na hindi ako nakakapag-live, ay nakakapag-upload ng aray! Oh my God! Mahirap pa naman to. Matagal na panahon na hindi ako nakakapag-upload ng ano, regular video. Mahirap tong isda na makasugat kasi ano, pag nasugat ka nito, mamamaga ka agad. Matapang ang may, parang may laso ng ano nito. Parang may laso ang tinik niya. Kaya dapat pag ano, ingat-ingat, parang natusok ako. Ay, natusok nga ako. Paduguin ko siya. Ngayon, no? Manaalin si ano yan, si Kame TV yan, yung napanalunan mong ano, na, yung nanalo ka ng mouthwash. Maraming alagad dyan eh. Mahakde, masakit. Si Mati, tulog yata. Si ano yan? Si Kamit. Yung hafwaray. Mahapdi pala. Buisit to. Matapang nga yung tinik nito, may lason daw to ang tinik nito eh. Bisa na akong natinik nito nung bata pa ako, ano. Si Kuya Dani, yung asawa ni Mami Mayang, DC yun. Hindi na nga siya sumasali sa ano eh. Hindi na siya nakakasali sa ano, sa mga wave natin. Busy sa work siguro. Ang tigas niya, grabe. Yun nga ang problema pagka ano eh, tumbok mo, ano, ang dami niyang alagad mo. Pag walang wifi, ako pag gabi, pag ano, nakaload ako, eh kasi dito naulan kada hapon, gabi. Ang hina ng signal ng globe, nakakabuisit, ikot lang ng ikot.
Para siyang ano, loading lang ng loading. Tapos pag magsisend ka ng screenshot, nasend mo na yung nasa ilalim yung sinisend mo, wala pang hindi pa nasisend. Kaya pagka ano, nagra-rumble-rumble pag nasisend na talaga ng ano. Minsan nauna yung screenshot kaysa sa pangalan. Mag-QMs. Teka lang mga mana ha. Anuin ko lang itong task ko. Ay, okay. Teka lang, i-jacket ko lang yung mga ano ni Danny. Ayan, Danny, inano na kita. Ginakitan na kita. Tapos. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Sige lang mana. Sige lang mana Alin, kukuha lang ako ng ano, tanglad. Sana muna pala ako ng water. Nakasaing na ako ni. Linggo ngayon meron kaming ano. Meron kaming Bible study.
the cheese. Sabay ko na yung patis sa pagkulo ng ano. Ayan. Saglit lang po ha, kukuha lang ako ng tanglad. Tanglad. Ako. May bata. El ako. Ano yung anak ko? El tanglad. Konti lang nilalagay ko kasi ano. Malapit na maubos yung tanglad ko. Hindi pa siya nanganganak. Maraming sahak. Kailangan dahan-dahanin ko siya. Nagpapakulo ako dito gabi-gabi. Pero minsan nakakalimutan ko. Iniinom ko siya. Pampano daw ito ng hard gabi. Ang palab na ng dugo. Nihulog ko siya dito. Talbos ko, very fresh at ang gaganda ng dahon. Unang harvest ko to sa aking munting garden.
after 2 weeks na pakinabangan ko na yung ano, yung pagdidilig ko araw-araw. Ano? Mana Alin, ano yung ano? Ano yung for baby mo? Dog ba yan? Ang naintindihan ko lang kasi yung for, yung mabalahibo. Ganun ba yon? Yung maganda yung balahibo niya. Dantan, hello. Kanina ito kay... Kanino ang Dantan? Sino ang Dantan? Sa'yo din, Mana Alin? O kay Mami Mayang? Ay, kay Danny Pogi. Ang dami mong ano, alagad ah. Danny Pogi ha. Pakiregals kay, di ba sabi mo si mama mo Bisay, Waray? Pakiregals kay mama mo. Saan kayo sa Waray? Gustong gusto ko yung cha-cha na yung na pinapatugtog mo sa LS mo. Nag-record na ako noon eh, buti hindi na ano ni Lolo. Hindi maintindihan ni Lolo kaya hindi niya nalagyan ng copyright. Ay, Tacloban, pure na Waray. Mm-mm. Alam mo taga ano ako, taga Leyte ako pero sa Tacloban hindi ayon ng copyright yung kasi Waray hindi naintindihan ni Lolo. Taga Tacloban ako pero hindi ay taga Leyte ako. Pero hindi ko alam mag-ikot sa Tacloban. Hindi ko kayang pumunta ng Tacloban na mag-isa. Dalawa ng Robinsons doon na ano, pwedeng pasyalan. Tapos may mga Gaysano. Hindi ako marunong pumunta ng Tacloban. Hindi kasi ako ano. Hindi ako nagpermanente sa Leyte ng matagal. Nung nagkaisip na ako at ano, sa Manila na ako naglalagi. Tapos, pag umuwi sa Bisaya, ang pinakamatagal ko, magmula na 13 years old ako, papunta na ako ng Manila. Tapos, pag umuwi ako ng Leyte, ang pinakamatagal kong stay sa Leyte, 2 years. Yan ang pinakaano kong... Tapos, yung 2 years na yun, sa isang taon siguro, makapunta ako ng Tacloban isang beses lang. Dahil wang datong. Hindi ka naman pwede magrampa-rampa nang wala kang datong, no? Kaya hindi ko alam ang Tacloban. Hindi ko alam
hindi ko siya alam ikutin. Kaya pag nagbabakasyon ako, humihiling ako sa best friend ko na gumala kami sa Tacloban sa mall para makapasyal, makatingin-tingin, at saka makatikim ng Jollibee. Ang laki na kasi ng pinagbago ng Tacloban. Magmula nung Yolanda, parang mas gumanda siya ngayon na ano, kasi nawala yung mga barong-barong sa seawall, sa may seawall, natanggal yun. Ngayon, nabawasan, nalinisan. Ngayon, maganda-ganda kasi mga bago pa ang bahay. Kasi lang ano ng Yolanda. Ay, meron pa pala akong talong. Meron pa pala akong talong na ihahalo. Ayan, no, ang paborito ng lahat ay talong. Talong. Sige lang po. Okay lang ganitong hiwa, no? Ang bango-bango ng amoy ng pinapakulo ko. Amoy ng tanglad. Gusto ko siyang maluto kaagad bago dumating yung mga ano, kasi pag naluto na tapos nagdating na sila lahat, nakasalang pa lang, hindi pa ako nakakapag-picture, kinakain na nila, hindi ako nakakapagkuha ng thumbnail. Masyadong mga akurado. Kala mo gutom na gutom na, hindi na kakakain ng ano, budo. Nasangkalan ko ano, 8 years na po ito, kaya ganito na siya ka-antique. Hindi ko na siya mapangputi. Kasi nung tagaluto namin is medyo may pagkadugyoters, pinabayaan niya. Nung ako pang nagluluto, maputi yan. Nung may pumalit sa akin na ano, saglit, pinabayaan niya hanggang nangitim. Hindi ko na mapaputi kahit anong kudkud ko ng ano, steel wool. Thank you sa 11 million in the house. Maraming salamat.
isabay ko na yung talong sa ano. Sabay ko nang ihulog sa fish. Ihulog ko na siya. Sabay na talong, sili, at saka yung isda. Sabay-sabay ko na siyang ihulog. Marami ang tao namin. Wala, grabe yung eyebags ko, oh. Grabe ang eyebags ko. Hindi nawawala. Yan, ihulog ko na siya ang isda, talong, at sili. Official TV, hello! Bagong pasok. Wala lang po akong pa-premium, ha, kasi ano. Saka na lang ako magpa-premium pag magla-live ako, pag may pondo na. I'll promise that. Ano ba to? Bakit hindi ko ma... Ay, ayan. I gonna jacket you. Thank you for coming. Where's my ano? Ay, sige po. Sandukan kita later pag nakaluto ako. Kumakain ka ba ng ano? Sinigang na malaga itong niluluto ko. Wow. Ayan, o. Ay, di makita. Oh. Nakahiga. Masarap yung sabaw niya, lasang-lasa yung tanglad. Ay, okay. The tanglad is pampaalis ng lansa at the same time pampadagdag ng lasa. Kaya gusto ko yung tanglad ko dumami. May bago akong tanim, 3 puno. I love tanglad talaga. Punasan ko lang yung kalan ko kasi ano... Lahat ng gumagamit dito, walang naglalakas loob magpunas. Takot silang magpunas at mapagod. Yan, kumukulo na siya. Naamoy ko na yung kulo niya. Nakaluto ako nito, mag-aano ako.
Magtatanggal muna ako ng mga sumpa ko. At uban. Sumpang puti. Ano yan? Waray mana, pagkasawin na rin ang oras, pag linggo, tuto na simbahan, maulit na alas 12. Kaya nakagina mo akla naman ako. Pag anhi, di baga naangol ako. Dat nakagiyakan hin maupay kay kuan. Pero dani ka rin na daup, nasa rin niya, ano, nakalive ka, na ano, anin ito ni YouTube. Anak, oo. Nauurit ako, kaya nasumahan ako kay napapangalayo hiya pagkakulog. Napapangalayo hiya among sura. Tapos, pakaluto ko. Magagawas na watihayin ko ang ibang sura para nga tutiya anak haluyo. Oo, maarang niya nga naglilinay bagpermis. Siguro tiya mga anak nagkikita kati maigin bigin sumatha iya. Kaya di rin maglinay bagha iya. Again, Mami Ems, Mami Mayang, wari ko pagka-jacket, teka lang. Kaya di rin nakaya maglinibag, kaya bangin nagkikinita tiya mga anak. Katima, ano, iksumat ako. Pero maupay na kong paiskrang ko na ako para di rin magsarit. Pero kana hira ikikiha, charo. Lagyan ko siya ng konting chururot. Ilagay ko na yung dahon ng kamote. Ayan, luto na siya. Ang dahon ng kamote kasi kahit masaw-saw lang sa tubig yan, pwede na yan eh. Hanggang kakain na, luto-luto na yan. Tapos ilagay ko na ang nor. Hindi pala nor, sampalok pala. Correction. Kinaan ko lang yung apoy para hindi ma-overcook ang aking gulay. Tapos sandukin ko na agad dito at pipicturan ko siya para ano. May pang thumbnail ako. Kulang pa yung isang ano, pampaasim. Idagdag ko yung kalahati. Ganda. Ganda ng kulay. Hindi ko na siya katakpan para ano. Sarap ng asim niya. Asim na asim. Ang sarap ng asim. Sa kalahati lang nailagay ko. Patayin ko ng apoy. Wait lang po mga mana ha. I will ano, another 5 minutes para maka 1 hour ako. Five minutes na lang. Thank you.
Ginhiling na nira, ginhiling na nira. Napakabaho na, direk ka naman kahabol. Brutal yung error. Saan ka bumili ng tubig, Wawe? Magic? Yung sila magbibili ng bakit tubig. Ugat. Di ba ganun din sa akin? Oo. Tagal ko na nakatungan ka doon sa counter. Itatawag lang, di ba ang bababa ng Magic, Diyos ko? Abutin pa ng 20 minutes na maghintay. Dapat yan may magreklamo sa management. Hindi alam ng management yan, kaya ganyan. Dapat may magreklamo niyan. Oo. Yusuf, dapat reklamo yan sa supervisor nila, kaso lang, baka yung supervisor ganun din. Wow! Magsasalaw nga muna ako, Ketch. Wow, sabaw! Sabaw tayo, mga ate, mga kuya, mga mana. Sabaw ng sinigang, pampainit sa panahon, mas umiinit pa. Sarap talaga mana, maasim. Tapos lasa yung tanglad niya. Hmm? Ay, nabuhos na naman. Hindi ko siya tinakpan kasi para hindi maalis yung green ng ano dahon. Bari ko pa igawas nga ito kay Kuan. Ayan, igawas ko na nga ito. Kaya pag igawas ko nga nga ito alamisa, pagkarambo tayo na dayon. Hindi na maaaram maghulat. Sino to? Si Taimi. Hey, Taimi, ang dami kong viewers. Puro mga Chinese. Tiny Pogi. Pagi, ba, pa. Hindi ko malagyan. Ay, ano ba yan? Wala. Hindi ko mapindot ng ano. Kasi, ayan, oh. Mahina kasi yung sandalan ko. Ayan, naka 1 minute na ako, ilalabas ko na. Teka lang ha, maraming salamat. O naka 1 minute, naka 1 hour na pala ako. Lalabas ko na siya at ako'y tapos na, thank you. Ayan, halina kayo. Kain na tayo. Ay, you diamond, you're late.
I'm going to end this very soon. Ayan po oh. Pakita ko muna sa inyo yung niluto ko. Tabaka sabihin yung charot-charot lang ako ha. Charot lang. Ano ba yan? Nakikita ba? Ayan o. Wow. Sinigang na malaga. So ayan po, maraming salamat sa lahat ng mga paayuda, sa lahat sa inyong mga nanood. Hindi ko na po kayo isa-isayin ha, ta hanggang na sila. Maraming salamat. Thank you everyone. Bye. Ano ba yan? Sinigang na malaga.